dekada 80 sa lugar ng Kabisayan. Kasalukuyang ipinagbubuntis ng aking ina ang panganay kong kapatid nang maranasan niya ang kababalaghang ito. Magandang araw, Kalakbay, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andrea. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango ito sa tunay na karanasan ng mga magulang ko. Kaunting pagpapaliwanag ko lamang sa dating tira ng mga magulang ko, base na rin sa kwento ng aking ina. Sa bukid sila naninirahan at matarik iyon. Halos napapalibutan na rin ng mga puno ng nyog ang bahay nila. Tapos ay masukal ang daanan. Sa tuwing umuulan naman, ay napakadulas maglakad dahil sa purong putek ang madadaanan mo. Ang bahay nila ay yari lamang sa amakan ng dingding at pawid ang bubungan. May taas naman na mahigit 5 metro ang bahay nila mula sa lupa. Meron kasi silang silong at doon nila inilalagay ang mga kagamitan at mga iniimbak na kahoy. Isang manggagamot ang ama ni nanay na si Lolo Gorio. Magkalapit lamang ang bahay nila at meron din silang iilang mga kapitbahay sa bukid. Tanging pag-uuling lamang ang hanap buhay ng aking ama at kapag nakakagawa na siya ng uling, ay dinadala niya iyon sa baryo para ibenta. Samantalang si Lolo Gorio naman ay pagtutuba ang hanap buhay. May matalik na kaibigan si Nanay Lourdes at gaya niya ay buntis rin ito. Ito ang palaging kasakasama niya kapag bumababa siya ng baryo para mamili. Ayon pa sa aking inakalakbay. Isang araw noon, inaya niya ang kaibigan niya si Magda na bumaba ng bundok. May bibiling kasi siyang gamit para sa panganganak. Sumang-ayon naman ang kaibigan niya dahil may bibilihin rin umano itong gamit. Bago sila bumaba ng bukid ay may pinasuot si Lolo Gorio sa aking ina. Tinanong naman ni nanay si Lolo kung para saan ang isinuot niyang pulseras na yari sa kahoy ng dignum. Proteksyon laban sa mga masasamang nilalang ang pulseras na iyan, anak. Tugon ni Lolo Gorio sa kanya. Hindi naman na umimik pa ang aking ina at isinuot niya na lamang ang pulseras pagkatapos ay nagpaalam na. Mag-iingat ka sa daan. Huwag kang magpapaabot ng hapon, alam mo namang buntis ka, anak. Pagpapaalala sa kanya ni Lolo Gorio. Matapos ng makapagpaalam ni nanay kay Lolo Gorio, ay nagsabi naman siya dito na kapag nakauwi na ang aking ama, ay sabihin itong nasa baryo siya. May bibilhin lamang siya at uuwi din naman sila kagad ni Magda. Tumango naman ang kanyang ama at nagbilin muli sa kanya mag-iingat sa daan. Ilang minuto pang nakalipas ay kapwa naglalakad na silang magkaibigan. Habang naglalakad ay panay ang kwentuhan nila at tawanan dahil napag-usapan nila ang magiging pangalan ng mga anak nila. Noon kasi, Kalakbay, ay hindi pa sila nakakapagpa-ultrasound. Kaya naman hinuhulaan na lamang nila kung babae o lalaki ang magiging anak nila. Napag-usapan din nila magkaibigan na kapag babae ang anak ni nanay at lalaki naman sa kaibigan niya, ay magiging magbalay sila. Kapag pareho naman babae o parehong lalaki, ay magiging matalik na magkaibigan ng kanilang mga anak. Dahil sa kadaldalan nila ay hindi nila namalayan na nakarating na pala sila sa baryo. Kaagad naman silang pumunta sa palengke at namili na ng mga kailangan. Habang namimili si nanay, ay inaya siya ng kaibigan niyang pumunta pa sila sa dulo ng nakahilerang mga damit. May nakita raw siyang damit at nagustuhan niya ang kulay. Sinabi naman ng aking inang bibili muna sila ng prutas bago pumunta sa mga nakahilerang damitan. Nakita ng aking inang maganda ang mga prutas na mangga ng tinderong nasa sulok ng palengke. Kaya't doon sila pumunta at agaran ang namili. Ang bango-bango niyo naman, mga iya. Wika ng matandang tindero at nakangiting nakatingin sa kanilang dalawa. Nagkatinginan naman sila magkaibigan at sa isip-isip ng aking ina, ano kayang pinagsasabi ng matandang ito? Bakit niya nasabing ang bango-bango namin? Samantalang kanina pa nga kami naliligo sa pawis dahil sa layo ng nilakad namin. May tama yata ang matandang ito sa utak. Kaagad namang tumugon ng kaibigan ni nanay at nagwikang nagkakamali ang matanda ng sinasabihan. Dahil hindi naman sila mabango, kung tutuusin nga ay kanina pa sila naliligo sa pawis
at ang baho na nila. Tumawa naman ang matanda at nung hahawakan na sana ang maumbok na tiyan ng kaibigan ni nanay habang titig na titig dito nang may estrangherong lalaki ang mabilis na tumapik sa kamay ng matanda at nagsabing, "Kung ako sa'yo at ang tigilan mo na iyang binabalak mo, pagtuunan mo na lamang iyang binabantayan mong paninda dahil nakakasira ka ng araw sa mga taong namimili." Nakita naman ni nanay nang biglang tumalim ang pagkakatitig ng matanda sa estrangherong lalaki. At sa garalgal na mahinang boses ay nagwika itong, "Pakialamero ka, may araw ka rin sa akin, tandaan mo yan. Ikaw ang mag-iingat sa ginagawa mo dahil masyado kang napaghahalataan, tanda. Ayos-ayusin mo lang para hindi kita mahuli uli. Dahil sa oras na mahuli kung may binabalak ka dito sa lugar na to, hindi ako magdadalawang isip na yariin ka." Wika ng estranghero at hindi iyon nakaligtas sa pandinig ng aking ina. Kaya napakunot siya ng noo at nagtataka. Balak niya pa sana magtanong kung ano ang nangyayari. Kaya lang ay naisip niyang baka mas lalo lamang magalit ang matanda dahil nakikita niyang nalilisik na ang mga mata nitong nakatitig sa lalaki. "Dalian niyo nang pumili upang makalis na kayo," utos pa ng lalaki sa kanila. Ni hindi man lang sila tinapunan ng tingin nito, bagkus ay hindi nito iniiwas ang tingin sa matanda. Sa tingin ni nanay ay may alitan ng dalawa, kaya naman dali-dali na silang pumiling magkaibigan ng prutas at pagkatapos ay binayaran na. Pagkaabot ng bayad ay dire-diretso na silang umalis at wala ng lingon-lingon. Nang medyo nakalayo na sila, ay saka pa lamang sila nakahinga ng maluwag na magkaibigan at nagtanungan kung ano ang nangyari doon sa dalawang lalaki. Sinabi naman ng aking inang mukhang may alitan yata ang dalawa, kaya mainit ang ulo sa isa't isa at may pagbabanta pang sinabi. Dahil sa nangyaring bangayan ng dalawang lalaki sa palengke kalakbay, maging sa pag-uwi nilang magkaibigan, ay ang mga iyon pa rin ang kanilang paksa. Pagkarating naman ni nanay sa bahay nila, ay sinabi niya sa aking ama at kay Lolo Gorio ang nangyari. "Mabuti na lang at umalis kayo kaagad doon. Dahil siguradong kung tuluyan nag-away yung dalawang lalaking sinasabi mo, ay nadamay kayong dalawang magkaibigan." Wika pa ng aking ama. Sandali namang natigilan si Lolo Gorio at seryosong tinitigan ng aking ina. "Bakit po itay kakaiba ang titig nyo kay Lourdes?" tanong ng aking ama kay Lolo Gorio. "Lourdes, lumapit ka nga dito, anak. May kakaiba akong nakitang malabong nakadikit sa presensya mo." Anya pa ni Lolo Gorio. Napakunot noon naman si nanay at lumapit nga kay Lolo Gorio. "Presensya po, itay. Ano pong klaseng presensya ang sinasabi mo?" tanong muli ng aking ama kay Lolo Gorio. "Hindi ko matukoy kung anong klaseng presensya ang nakikita ko, Rogelio. Pero nasisiguro kong presensya ito ng mga masamang gawain. Hindi lamang nakadikit masyado sa asawa mo dahil may suot-suot siyang pangontra." Tugon ni Lolo Gorio sa aking ama. Napalatak naman si tatay matapos niyang marinig ang sinabi ni Lolo Gorio. Pagkalapit ng aking ina ay nag-usal ng orasyon si Lolo Gorio at iniihip niya sa kamay. Pagkatapos ay tinapik siya ng tatlong beses sa magkabilang balikat at nagpausok na rin ng insenso at itinapat sa aking ina habang panay ang pag-uusal ng orasyon. "Yan na nga ba ang sinasabi ko? Ikaw kasi, Lourdes, ang hilig-hilig mong pumunta sa baryo nang hindi ako isinasama. Kaya ayan, tignan mo ang nangyari sa'yo. Sa susunod nga kapag bababa ka ng baryo, isama mo ako. Hintayin mo ako para masamahan ka." Nagagalit pang wika ng aking ama. Sinabi naman ng aking ina na malay niya bang may masamang nilalang pala ang nagka-interes na markahan siya. "Ikaw kasi masyado kang kampante sa buhay. Mamaya mapano ka pa dyan sa ginagawa mo." Anya pa ng aking amang muli. Dahil sa inis ni nanay ay sinagot niya ng pabalang ang aking ama. Kaagad naman silang inawat ni Lola Ponciana at sinabihang magsitigil na dahil mauuwi lamang sa away ang bangayan nilang mag-asawa. "Ito po kasing anak mo, nay, hindi nakikinig. Ilang beses ko nang sinabihang kapag bababa ng baryo, hintayin ako para masamaan ko siya. Abay, napakatigas ng ulo po." Reklamong wika pa ni tatay. "Tumigil ka na dyang, Rogelio. Huwag ka nang manisip pa dahil hindi naman kagustuhan ni Lourdes na mapaano siya. Ikaw din, Lourdes.
abay huwag kang matigas ang ulo at sundin mo ang sinasabi ng asawa mo. Saway naman ni Lolo Goryo. Tumahimik naman ang mag-asawa dahil alam nila sa oras na si Lolo Goryo na ang sumuway sa kanila. Tiyak makakatikim sila ng masasakit na salita dito. Sa paglipas ng ilang sandali ay natapos nang tanggalin ni Lolo Goryo ang marka sa katawan ni nanay. Nag-ayos din naman sila mag-asawa at humingi ng paumanhin si tatay dahil nabungaan niya si nanay. Masyado lang daw kasi siya nag-aalala kaya kung ano-ano ang nasabi niya. Kinagabihan naman mga kalakbay. Habang nagluluto ng pagkain si nanay at si Lola Ponciana, nagulantang na lamang sila dahil sa bigla na lamang isinugod sa bahay nila ang kaibigan niya si Magda. Buhat-buhat ito ng asawa habang nagmamadaling ipinasok sa loob ng bahay nila. Anong nangyari diyan paring Paeng? Tanong ni tatay sa asawa ni Magda. Hindi ko alam paring Rogelio. Kanina lang mga bandang alas 5 ng hapon, nagrereklamo na ang asawa kong sumasakit na ang tiyan niya. Tapos ngayon dinudugo siya ng bahagya. Natatakot na ako at baka mapaano siya, kaya isinugod ko na dito kay Tatang Goryo para mapatignan. Tugon pa ng asawa ni Magda. Hindi maganda ang kalagayan nitong asawa mo, Paeng. Ang mabuti ay dito muna siya manatili para mabantayan ko ang sitwasyon niya. Nararamdaman ko kasing may nilalang na nakasunod sa inyo kanina habang papalapit dito. Saad pa ni Lolo Goryo. Sunod-sunod namang tumango si Mang Paeng at nakiusap na tulungan siya ni Lolo Goryo na magamot ang asawa niya. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa asawa mo. Tugon ni Lolo Goryo at sandaling pumasok sa loob ng kanyang silid para kunin ang lana o langis na pamahid sa mga buntis. Ang langis na iyon kalakbay ay may nakababad na mutya ng langka at iba pang mga sangkap na ugat ng mga halamang gamot. Ayon kay nanay, ang sabi sa kanya ni Lolo Goryo, ang mutya ng langka ay nakakatulong umano sa mga buntis, lalo na sa oras na mga nganak na ang buntis at nahirapan iyon. Lagyan lamang ng langis na pinagbabara ng mutya ng langka, paniguradong mabilis na mailalabas ang bata. Epektibong nakakatulong ang mutya ng langka para sa mga ganong klase ng sakuna. Ganoon rin kapag sumasakit ang tiyan ng buntis at hindi pa kapanganakan ito. Lagyan mo rin ng kaunting langis at banayad na ipahid para kumalma ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan, lalo na kapag inaaswang ang buntis. Pagkabalik ni Lolo Goryo ay bitbit niya na ang langis. Noong pinapahiran niya na ang tiyan ng buntis, ay naramdaman niya ang paglikot ng sanggol sa sinapupunan nito at naramdaman din niya maging iyon ay hindi mapalagay at animoy nasasaktan sa loob ng sinapupunan. Kasabay ng paglalagay niya ng langis, ay nag-usal siya ng mga katagang buhay at iniihip ng 3 beses na pakrus sa tiyan ng buntis. Matapos gawin iyon ni Lolo Goryo, ay dahan-dahan ng kumalma ang sanggol at naibsan na rin ang sakit na nararamdaman ni Magda. Inaaswang ka, iya. Dito ka na muna manatili hanggat hindi ko pa natatanggal ang marka sa katawan mo. Dahil malalim ang pagkakalagay ng aswang ng marka, kaya ganun na lamang kung lumaban ang sanggol sa sinapupunan mo para hindi makuha ng aswang. Panimulang wika ni Lolo Goryo sa kaibigan ni nanay. Mukhang sa'yo tumama ng matindi ang marka ng aswang na nakasalamuhan ninyo kanina. Kamusta ang pakiramdam mo, iha? Ayos na ba? Tanong ni Lolo Goryo kay Magda. Tumango naman ito at nagsabing medyo maayos na ang pakiramdam niya, pero nanghihina pa rin siya. Ayos lang yan. Ganyan talaga dahil unti-unting hinihigop ng aswang na yon ang lakas mo para makuha niya ang sanggol na nasa iyong sinapupunan. Hanggat hindi ko pa natutugis ang aswang, dito ka muna para mabantayan ko kayong dalawa ng anak mo. Alam kong babalik at babalik ang nilalang na yon para kunin ang sanggol mo. Mahabang paliwanag ni Lolo Goryo. Matapos nga ang gamutan kalakbay, ay inutos ng sinanay ng ama niyang dagdagan ng niluluto ni Lola Ponciana para makakain rin ang mag-asawang sumugod sa kanilang bahay. Kinabukasan ayon sa aking ina, maaga pa lamang ay bumaba na ng baryo si Lolo Goryo kasama ang aking ama. Pupuntahan ng mga ito ang matandang pinagbilhan nila ng prutas para kumpirmahin kung iyon nga ba ang nagmarka sa kanilang dalawa. Noong sumapit naman ang kinatanghalian ay bumalik na sila sa bahay. Kaagad namang nagtanong si nanay kung kamusta ang lakad nila.
Wala ang matanda. Hindi namin na-tsempuan. Ibang tao ang nagbabantay sa pwestong sinasabi ninyo. Tugon ni tatay sa aking ina. Sumabat naman si Lolo Gorio at nagsabing mukhang alam na ng aswang na yon na susugod tayo sa pwesto niya. Kaya't nakapagtago na kagad ang animal na yon. Hayaan mo't matya-tsempuan rin kitang animal ka. Sambit pa ni Lolo Gorio sa sarili. Nang araw ngang iyon ay naganda na sila ng mga pangontra sa aswang. Dahil malakas ang pakaramdam ni Lolo Gorio, nasusugurin na sila ng aswang na iyong kinagabihan. Sa kadahilan ng alam na ng aswang, na alam na ni Lolo Gorio kung sino ito. Kaya't ang gagawin ng nilalang ay uunahan na nito si Lolo Gorio sa balak nitong gawin. Ganong katuso ang mga aswang kalakbay. Dahil sa oras na kinutubang ka ng isa siyang aswang, uunahan ka na niya bago ka pa makagawa ng paraan. Subalit sa pagkakataong iyon ay maraming alam si Lolo Gorio pagdating sa mga ganong klaseng nilalang. Kaya naman bago pa magtakip silim ay nakahanda na ang lahat. Kinagabihan, kasalukuyang nag-aasa ng itak si Lolo Gorio nang bigla na lamang may malakas na kumulabog sa kanilang bubungan para iyong malaking batong itinapon sa taas ng bubungan at mabilis na nagpagulong-gulong. Noong bumagsak iyon sa lupa ay malakas na kumalabog iyon. Kasunod noon ay ang malakas na huni ng isang wakwak. Ano? Akala mo ligtas kang babagsak, ano? Diyan ka nagkakamaling dipuga ka. Dahil simula sa bakuran ay may mga pananggakong ibinoon sa lupa. Sigaw pa ni Lolo Gorio habang patuloy lamang siya sa pag-aasa ng itak. Indikasyong hinahamon niya ang aswang na makipagduelo. Samantalang si nanay naman at ang kaibigan niya ay magkayakap na nagsusumiksik sa gilid ng higaan. Natatakot silang baka mamaya ay makapasok ang aswang sa loob ng bahay. Sa pakiwari kasi ni nanay ay napaka-agresibo ng aswang. Dahil kahit puno na ng panangga ang bahay at ang bakura nila, ay nagpupumilit pa rin makalapit yung aswang. Pinakalma naman sila ni Lola Ponciana at nagwika itong, huminahon sila at huwag mag-alala dahil hindi naman nahayaan ni Lolo Gorio at ni tatay na basta-basta na lamang makapasok ang aswang. Lintik ka talaga. Hindi ka natatakot sa mga ginawa kong panangga at talagang nagpupumilit kang makalapit. Sigaw pa ni Lolo Gorio. Rogelio, sindihan mo na ang goma at itapon mo sa labas ng bahay. Utos ni Lolo Gorio sa aking ama. At tumayo na ito at naglakad papalapit sa pintuan habang ipinilig ang leg at pinatunog. Kaagad namang sumunod si tatay sa utos ni Lolo Gorio at mabilis nang sinindihan ng goma. Tapos ay itinapon sa labas ng bahay. Samantalang ang asawa naman ni Magda ay panay na ang paghagis ng asin sa siwang ng bintana. Makaraan lamang ang ilang sandali ay mas lalong nang galaiti na ang aswang sa labas ng bahay. Panay na ang pagkahul nito na animoy asong namatayan ng anak. Kasunod noon ay ang malakas na pagyugyog ng mga sanga ng puno ng santol na nasa harapan ng bakuran nila nanay. Dahil sa hindi na makatiis pa si Lolo Gorio, kaya naman ang akmang bubuksan na nito ang pintuan, sakto namang lumabas ng kwarto si nanay para sana itignan kung ano na ang nangyayari. Pagkakita niyang bubuksan na ng kanyang ama ang pintuan, ay agarin niya itong pinigilan at sinabihang huwag lumabas dahil delikado. Ano ka ba naman anak? Ngayon pa ba ako matatakot sa aswang na yan? Eh sa tinagal-tagal ko nang nakikipagsagupaan sa mga nilalang, ngayon pa ba ako magpapakita ng kaduwagan? Kung kailan anak ko na at kapitbahay ang nakasalalay dito? Tugon ni Lolo Gorio. Hindi pinakinggan ni nanay ang sinasabi ng kanyang ama. Bagkus ay lalong nakipag-usap siyang huwag itong lumabas ng bahay. Dahil matanda na ito at baka mamaya ay mapaano lamang ito sa labas ng bahay. Hay naku naman anak. Sige na bumalik ka na doon sa kwarto at baka natatakot ang kaibigan mo. Samahan mo siya doon. Utos ng kanyang ama. Wala nang nagawa pa si nanay. Kundi hayaan na lamang ang kanyang ama na harapin ang agresibong aswang na nasa labas. Agaran namang sumunod si tatay at ang asawa ni Magda. Samantalang si Lola Ponciana naman ay mabilis na isinara ang pintuan. Naghanap naman ng siwang na masisilipan si nanay
para makita niya kung ano ang nangyayari sa labas ng bahay. Nakita niyang medyo nakauwang ang bintana, kaya naman dali-dali na siyang pumunta doon at agarang sumilip. Nang makasilip na nga siya, ay nakita niyang nakikipagsagupan na sa labas ang kanyang ama. Si tatay naman ay panayang pagdot-dot ng sulo sa nilalang. Kaya't panakanak ang nakikita ni nanay ang napakapangit na wangis ng aswang. Hindi niya naman mawari kung anong klaseng itsura ng nilalang na iyon. Basta ayon sa kanya mga kalakbay, ay nakakakilabot iyon at nakakapanindig balahibo. Kahit na may kadiliman ang kinaroroonan ni Lolo Goryo at ni tatay, ay nakikita ni nanay na pilit na nakikipagsagupa ang tatlo laban sa aswang. Kapag naman dumadamba at sinusubukang hawakan si Lolo Goryo ng aswang, ay hindi nito magawa-gawa dahil parang palos si Lolo kung kumilos. Nakita rin ni nanay na parang napakakintab na ni Lolo Goryo na animoy nagpahid ng langis ito bago nakipagsagupan sa aswang. Kaya sa tuwing sinusubukang hawakan at kalmutin ng aswang si Lolo, ay dumudulas lamang iyon. Mabilis at napakaliksing kumilos ni Lolo, at kung pagmamasdan mo ay hindi mo aakalain na isa na itong matanda. Maya-maya pa ay ang aking ama naman ang hinarap ng aswang. Sa kadahilan ng hindi nito magapi-gapi si Lolo Goryo, kaya ang hinarap nito at pinunteriya ay si Tatay Rogelio. Dahil sa wala namang alam si tatay pagdating sa mga kaalaman sa kanan, kung kaya naman ay mabilis itong na-corner ng aswang at walang habas na dinumog. Agara namang kumilos at lumapit si Lolo Goryo. Pagkatapos ay mabilis na hinawakan ito sa balikat ang aswang at malakas na itinapon sa ere. Sa isang iglap lang ay walang kahirap-hirap na tumilapon ang aswang at tumama iyon sa puno ng nyog. Doon ay hindi na nakita pa ni nanay kung ano na ang sumunod na nangyari. Dahil hindi naabot pa ng liwanag ng sulong hawak-hawak ng asawa ni Magda ang pinagbagsakan lupa ng aswang. Basta ayong kay nanay mga kalakbay. Sunod-sunod na lagabog at mga angil ang naririnig niya mula sa kinaroroonan ni Lolo Goryo. Hindi naman nakakilos kaagad ang aking ama dahil sa takot na nararamdaman. Hanggang sa ilang sandali pa ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila. Kasunod noon ng malakas na pag-angil ng aswang na animoy nasaktan. Kaagad namang dumapa sa lupa ang asawa ni Magda. Natakot kasi itong baka tamaan ng ligaw na bala. Huwag kayong mag-alala, hindi ako masamang tao. Wika pa ng boses ng lalaking nasa parteng madilim. Ilang sandali pa ay may liwanag ng flashlight na tumama sa kinaroroonan ng aswang at ni Lolo Goryo. Hawak-hawak ng matangkad na lalaki ang flashlight na natuon sa pwesto ng abuelo ko. Nang ibalik nga ni nanay ang tingin sa kanyang ama, ay nakita niyang bumulagtana at wala ng buhay ang isang matandang lalaki na nanlilimahid ng langis ang buong katawan. Bagyan niyang sinipat at tinitigan ng nakabulagta. Nang matitigan niya na nga at maklaro iyon, ay napatutop na lamang siya sa bibig dahil nakita niyang iyon ang matandang nagbebenta ng prutas. Ilibing na natin yan bago mabuhay at maging isang amaranhig. Utos ng lalaki. Nakatalikod iyon kaya hindi makita ni nanay ang itsura. Pero base sa pandinig niya, ay parang narinig niya na ang boses ng lalaki. Hindi niya lang matandaan kung saan at kailan. Kaagad naman nang binuhat ng lalaki ang bangkay, at hindi na alam ni nanay kung saan iyon dinala. Sumunod naman sila tatay at si Lolo Goryo. Samantalang ang asawa naman ni Magda ay nagpaiwan na. Dahil walang magbabantay kila nanay kung pati ito ay sasama. Makalipas pa ang mahigit isang oras, ay narinig na ni nanay ang boses ni tatay na papalapit na sa kanilang bahay. Kaya't nagmamadali na siyang lumapit sa pintuan para pagbuksan ang mga ito. Nang makapasok na nga ang tatlo ay putikan ng mga ito. Dumaretso na sila sa kusina para makapagugas. Si nanay naman at si Lola Ponciana ay nagtimpla ng kape at inilapag sa lamesa. Nang matapos na makapaglinis ang tatlo, ay doon na klarong nakita ni nanay ang lalaki. Natatandaan niyang ito ang lalaking tumapik sa kamay ng matanda nang kamuntikan ang hawakan ng tiyan ng kaibigan niya. Narinig niyang nag-usap ang mga ito habang nagkakape. At ayon pa dun sa lalaki, ay matagal niya nang minamanmanan ang aswang na iyon. Hindi lamang siya makahanap ng tiyempo dahil napakadulas ng aswang na iyon kung kumilos. Palagi na lamang siyang natatakasan
Hindi niya naman umano pwede kasing patayin kapag nagaan yung tao yun dahil baka mabaligtad pa siya at makulong. Kaya ang ginawa niya ay hinintay niya ang pagkakataong mag-an yung aswang iyon para mapatay niya. Siya nga pala, paano mo na lamang dito nananalasa ang aswang na yon? Kunot noong tanong ni tatay sa lalaking nagpakilalang Mando. Narinig ko kasi yung pinag-usapan ninyo kanina sa palengke at hinahanap ninyo ang matandang nagbenta ng prutas. Kaya noong hindi ko mahagila pa matanda kinahapunan, ay kinutoban na akong dito ang tungo noon. Sinundan ko lang ang presensya ng aswang papunta dito. Tugon ng lalaki. Teka, paano mo nalaman ang mga ganyang klaseng bagay? Isa ka bang albularyo o manggagamot? Tugon ni tatay muli sa lalaki. Hindi ako isang albularyo o manggagamot, kundi isa akong antingerong matagal nang hinahanap ang aswang na pumatay sa pamilya ko noong wala ko sa bahay. Panimulang wika pa nito. Papaano mong nakumpirma ang aswang na yon ang pumatay sa pamilya mo? Tanong ni Lolo Gorio. Sinabi naman ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang mutya ng kampana ay nahanap niya ang kinaroroonan ng aswang. Subalit nagbabalat kayo iyon bilang isang matanda. Kaya naman hinintay niya pang magbago ng anyo ang matanda bago niya iyong patayin. Matapos nga marinig nila ang kwento ng lalaki, ay nahabag si nanay dahil hindi lubos akalain na sasapitin iyon ng lalaki. Ang nasa isip niya pa naman noon ay may alitan ng dalawa kaya nagbabangayan. Yun pala'y may mas matindi pa palang suliranin si Mando. Hayaan ninyo at wala nang aswang ang gagambala sa inyo dahil wala nang mantas. Napatay na natin at nailibing na. Wika pa ni Mando. Maraming salamat sa tulong mo, Mando. Dahil sa iyo ay mas napadali ang pagpatay namin sa aswang. Pagpapasalamat ni Lolo Gorio sa lalaki. Wala ho iyon. Ngayon ay panatag na ang kalooban ko. Dahil sa wakas ay naipaghiganti ko na ang pamilya ko. Wika ni Mando sa malungkot na boses. Humingi naman ng dispensa si Lolo Gorio sa sinapit ng pamilya ni Mando. Tanging ngiti lamang ang naging tugon ng lalaki. Kinabukasan ay umalis ang lalaki. Nang tanungin naman iyon ni Lolo Gorio kung saan ito pupunta ngayong patay na ang aswang na hinahanting nito, nagwika lamang ang lalaking ipagpapatuloy niya ang naudot na gawain at maghahanap ng mga anting-anting at mutya sa liblib na kabundukan. Yun na lamang ang gagawin nito para malibang at hindi na maisip pa ang sinapit ng pamilya niya. Sige, mag-iingat ka at kapag nagawi ka uli dito sa amin, dumaan ka lang dito sa bahay para makapagkwentuhan tayo. Sad ni Lolo Gorio. Huwag ko kayong mag-alala, dadaan po ako sa bahay ninyo kapag nagawi ako dito. Tugon ni Mando tapos ay umalis na. Lumipas pa ang mga araw kalakbay ay naging maayos na ang kalagayan ng kaibigan ni nanay. Hindi na rin bumababa ng baryo si nanay hanggat hindi niya kasama si tatay. Samantalang si Lolo Gorio naman ay patuloy pa rin sa panggagamot at pinasok na rin nito ang pagdidiwata sa liblib na kagubatan para makapanghuli ng mga malalaking ligaw na hayop. Naniniwala kasi si Lolo na kapag nag-alay ka ng alak at pagkain sa mga engkanto at engkantada nagbabantay sa kagubatan, ay bibigyan ka nito ng gantimpala. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.